أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ما من أمهلكم مع مغولان أت مع قبطيت سبنا بلتايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magandang araw po sa inyo lahat at ngayong araw po ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa kwento ni Propeta Yunus alayhi salam. Si Propeta Yunus alayhi salam ay Yunus bin Matta. Yun ang kanyang pangalan, si Propeta Yunus bin Matta. Ayon sa ibang mga ulama, ang Matta ay pangalan ng kanyang ina, pero ang pinakatama ay Yunus bin Matta. Ay si Yunus ay anak siya ni Matta. Ang pangalan ng tatay niya ay si Matta. Yunus bin Matta. Siya ay ipinadala sa mga tao na sila ay sumasamba ng mga ribulto, na ang lugar na ito ay tinatawag na Ninawa o kaya ay Nainawa o Ninawa sa Iraq. Itong lugar na ito ay sa Iraq, na kung saan doon ipinadala si Propeta Yunus alayhi salam. Si Yunus alayhi salam ay ipinadala sa mga tao na nabanggit natin na sila ay sumasamba sa mga ribulto, at ang kanilang bilang ay mahigit 100,000 o sobra pa na bilang nila, na ito ay nabanggitin sa Quran ang kanilang dami, na marami itong mga tao na ito na sila ay sumasamba sa mga ribulto, at ipinadala sa kanila si Propeta Yunus alayhi salam na ang kanyang dalang mensahe ay ang tauhid o pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Gaya na sinabi ng Allah na وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, walang dahilan ng pagalika ko sa mga tao at saka sa mga jin maliban na sila ay sumamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Ayun ang dahilan kaya tayo nilikha, dahil sa tauhid. Kaya ganun din ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na ang dahilan ng kanyang pagpapadala sa mga propeta ay dahil sa tauhid o pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Ngunit noong si Yunus alayhi salam ay dumating sa mga tao na ito, ay sila ay hindi naniwala, bagkus sinabi nila o sila ay hindi nila pinaniwalaan yung dalang mensahe ni Propeta Yunus alayhi salam. At siya ay nagbigay sa kanila ng mensahe, nagbigay ng payo, hanggang sa dumating ang panahon na si Yunus alayhi salam ay hindi nakapagtiis. Hindi siya nakapagtiis dahil sa siguro sa kaniyang tagal na pagpapaliwanag sa kanila ng tauhid o pagsamba sa nag-iisang tagapaglika, ay iniwan niya. Umalis siya doon sa lugar at sinabi niya sa kanila na kayo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga maghintay kayo ng 3 araw at kayo ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at umalis si Yunus alayhi salam sa lugar na ito nang walang paalam kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi siya naghintay ng pahintulot mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil alam naman natin na ang mga propeta ay sila ay naghihintay ng kapahintulutan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala kung sila ba ay aalis doon sa kanilang lugar na kung saan doon yung mga tao, o sila ay mananatili pa doon, hintayin pa nila. Tulad ni Propeta Nuh alayhis salam. Si Propeta Nuh alayhis salam ay nanatili sa kanyang mga nasyon na siya ay nagpaparating ng mensahe ng 950 years. At nabanggit sa banal na Quran na laylaw wa nahara, umaga at saka gabi, siya ay nagpaparating ng mensahe ng Islam, mensahe ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. At ito ay nagtagal ng 950. Ganon din na hanggang sa pinagawa siya ng malaking barko, yung barko, at pagkatapos ay pinainutusan siya si Propeta Nuh alayhis salam na sumakay doon kasama ng mga nananampalataya sa kanya at yung mga iba't ibang klase ng mga hayop. At nakuha po natin yan sa mga series natin sa naunang lecture natin. Katulad din ni Propeta Lut alayhis salam. Si Propeta Lut alayhis salam ay mga tao rin sa panahon niya, mga nasyon na kung saan siya isinugo, ay tao na sumasamba sila sa mga ributo, at ganoon din na gumagawa sila ng malaking kasalanan. Na ito yung tinatawag na
pagkakagusto nila, yung pagtatalik ng lalaki sa lalaki. Yan ang isa sa mga malaking kasalanan na nabanggit na dahilan kung bakit sila pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala liban pa sa tinatawag na shirk. Ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung siya ay gusto niya mag-hijra, si Abu Bakr gusto niya mag-hijra, nagpaalam siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sinabi sa kanya ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na maghintay ka dahil ako ay naghihintay ng pahintulot mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ako ay pinahintulutan, ako ay mag-hijra, aalis mula Makkah papunta ng Madina. Kaya nung siya ay pinahintulutan ng Allah, ay tinawag niya si Abu Bakr as-Siddiq na sila ang sabay na nag-hijra papunta ng Madina. So ang asal po ng mga propeta ay kailangan po na sila ay magdawa, sila ay maghintay, sila ay maghintay sa utos ng Allah bago sila umalis sa kanilang mga nasyon. Pero si Yunus alayhis salam, nagalit siya, hindi galit mula sa kanyang sarili. Galit ito dahil sa pagmamahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagmamahal niya sa tauhid, ay nagalit siya sa mga tao na ito na sila ay gumagawa ng mga pagtatambal at hindi nila sinunod ang utos o yung mensahe sa kanila ni Propeta Yunus alayhis salam. Kaya siya ay nagalit at umalis doon sa kanilang lugar. Okay, dito basahin natin ang ayah na Surah As-Saffat, sinabi ng Allah, wa inna yunusa laminal mursalin. Katotohanan na si Yunus alayhis salam ay kabilang sa mga mensahero, mga propeta, mensahero na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Id abaqa ilal fulkil mashhun. At dito, sinabi dito na siya ay binilang ng Allah na siya ay tinatawag na katulad siya ng abak, ibig sabihin yung umalis sa kanyang mga nasyon nang walang pahintulot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin, makikita natin yung isa sa mga dahilan. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay mas mainam kay Yunus alayhis salam. Siya isang propeta. Siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganoon ang mga propeta, kapag sila ay nagkamali, sila ay tinatawag na itatama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sila nagkakamali ng malaking pagkakamali. Bakit? Dahil sila ay mga propeta, bumababa sa kanila ang revelasyon, at yun nga sinasabi natin na itatama sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga propeta, katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ipagbawal niya yung honey, yung pulupukyutan, sa kanyang sarili ay binabasa kanya yung ayah na ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, bakit mo ipagbabawas sa sarili mo ang ito ay pinapahintulutan sa iyo. Ganun din yung dumating sa kanya ang isang bulag na gusto niya na sa abasa wa tawalla, na hindi nabigyan ng pansin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at binabasa kanya yung abasa wa tawalla, bakit mo hindi bigyan pansin itong dumating sa iyo na gusto niya na maging matatag o maging isang mananampalataya. So yan ay patunay lamang na ang mga propeta ay sila ay tao lang din na nagkakamali, pero sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ang pinakamainam na tao. Sila ang pinakamainam na tao na lilinikan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga propeta. So sila ay propeta na pinili ng Allah. Sila din ay nagkakamali katulad natin, pero hindi sila nakagawa ng malaking kasalanan. Bagkus, sila ay tinatama ng Allah kung sila ay nagkakaroon ng pagkakamali. Dahil sila, ang dala nila ay ang mensahe ng Islam, na ito ang tauhid o pagsamba lamang sa dakilang tagapaglika. Dito, sinabi dito, okay, basahin natin yung ayah, Surah Yunus. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم لحين. Ito yung pagbabalik loob ng nasyon ni Yunus alayhis salam, yung kanyang mga kaum. At dito basahin natin itong Surah Al-Anbiya na sinabi ng Allah, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَنْ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Okay. Si Propeta Yunus alayhi salam, dahil siya ay nagalit, siya ay umalis doon sa kanyang mga nasyon. At pagdating niya sa tabi ng dagat, ay siya itinatawag na na may nakita siya, ha, na barko, at sumakay siya doon dahil ayaw niyan
magtagal sa kanyang mga nasyon. Umalis siya doon dahil sa galit niya na hindi nila pagtanggap ng mensahe na dala niya na ito ang pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. So si Propeta Yunus alayhis salam ay sumakay doon sa naglalakbay na mga tao na sumakay sila sa barko. At nung sila ay sa gitna na ng dagat, ay dumating yung mga malalaking alon na dumating. At kasama ito sa hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga tao dito ay dalawa yung kanilang naging desisyon. O nagkaisa sila sa isang desisyon na ang gagawin nila ay una-una syempre, kailangan itapon nila sa dagat yung mga ano para maging magaan yung barko. Kasi ang barko ngayon ay delikado dahil sa mga malalakas na alon. Hanggang sa hindi pa rin kaya sa mga riwaya na nabanggit, ay wala silang choice kundi kailangan nilang magbawas ng tao. Kailangan nilang magbawas ng tao. At isa sa mga naisip nila ay yung Qur'ah. Ano yung Qur'ah? Sila ay magbubunutan. At kung sino ang mabunot, siya yung itatapon sa dagat. So dahil dito, yan ay isa sa mga makukuha natin na aral dito, pinapahitulutan po yung Qur'ah. Kapag ka, ito ay walang halong tinatawag na yung ginagawang sugal. Ha? Okay. So halimbawa po sa panahon ng propeta, ang ginagawa niya ay kapag aalis siya papunta ng mga labanan o maglalakbay siya, so sila po ay magkukura. So magbubunutan ang kanyang mga asawa kung sino ang makakasama sa kanila. Ganun din, kung halimbawa, dalawang imam, pareha sila ng kaalaman, pareha sila ng edad, pareha sila ng ano, gusto lahat mag-imam. So ang gagawin ay sila ay bubunot. Kung sino ang makabunot sa kanila, siya yung mas karapat dapat. Yan ay pinapahintulutan sa relihiyong Islam. Huwag lang gagamitin sa pagsusugal. Yan ay pinapahintulutan kung walang halong mga pagsusugal. Okay, so yung pagbunot. At ginawa nila, sa unang ano nila, kasi dito nabanggit sa banlang Quran, fasahama fakana minal mudhadid. At siya ay sumama sa kanila. Siya ay isinama niya ang kanyang sarili. Siyempre, ang propeta, hindi ibig sabihin na propeta ka, ay hindi ka katulad ng mga tao. So, ganito ang isa sa mga gawain ng mga propeta, na katulad sila ng mga tao. Sila ay makatarungan, sila ay ginagawa nila tulad na ginagawa ng normal na mga tao. Hindi ibig sabihin na propeta sila, hindi sila kasama sa mga ganitong gawain. So, dahil dito ay nangailangan na mayroong mabawasan itong barko na ito, ang ginawa nila, ay sila ay nagbunutan. At sa unang bunot nila ay nabunot si Yunus alayhis salam, subhanallah. Ngunit dahil sa dalawang rason na si Yunus alayhis salam ay alam nila na siya ay isang propeta, alam nila ang kanyang katungkulan. Sa ibang mga riwaya siya lamang yung bago doon. Sa ibang riwaya, yun ang mga dahilan na bago siya doon. Kaya naisip nila na ulitin muli ang pagbunot ng pangalan kung sino yung itatapon sa dagat. So, naulit. Pangalawa ay bumunot muli sila at ang nabunot ay si Yunus alayhis salam. Ganun din, hindi sila pumayag. Sinabi nila na dahil sa dakila sa amin, itong propeta na ito, ilagay natin dyan, ulitin natin. Pangatlong beses, kahit na gusto ni Yunus alayhis salam, pinipigilan nila. Pero pangatlong beses, pangalan pa rin ni Propeta Yunus alayhis salam ang nabubunot na siya pa rin ang napipili na itatapon sa tinatawag na dagat. At dahil dito, ay nagdesisyon na si Propeta Yunus na sinabi niya sa kanila na ito ay kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito disgrasya lamang na tatlong beses ako ang napipili, kundi ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang natawag na wisdom. Mayroon siyang karunungan sa bagay na ito. Kaya siya ang nagpatapon sa dagat. At dito, nung itinapon siya sa dagat, ay kinain siya ng napakalaking isda. Wala pong nabanggit dito na isda na specific, kundi ang sabi dito ay napakalaking isda. Ha? Dito, basahin natin, faltaqatahu al-huthu wa huwa mulim, falawla annahu kana min al-musabbihin. Faltaqamahu at kinain siya, ibig sabihin ay doon siya sa ano. At ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan niya ang itong malaking isda na ito na hindi niya sasaktan si Yunus alayhis salam. Ito yung kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na
Sabihin niya, utusan niya sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ito ay kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So dito, ang isda na ito ay kinain niya si Yunus alayhi salam, at si Yunus alayhi salam ay nanatili sa loob ng napakalaking isda na ito. At dito, dahil inutusan siya na tinatawag na hindi galawin, hindi saktan yung kanyang tinatawag na katawan o kanumang ang kanyang laman ni Yunus alayhi salam, ay nanatili siya dito sa tiyan ng napakalaking isda na ito. At sa una, syempre, unang pagdating doon ni Yunus alayhi salam, akala niya ay namatay na siya. Pero nung siya ay nasa loob na ng tinatawag ng napakalaking isda na ito, ay nalaman niya na siya pala ay buhay, at ito ay pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi dito na falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athin ila yawmi yub'athun. At dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kundi lamang siya kabilang sa mga palaging nag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagdidikr at saka nag-ano ng tasbih, musabbih, yung sabihin, yung kalwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala, niluwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala palagi. So kabilang si Yunus alayhi salam, sa nabanggit ng ating mga ulama na ang katangian ni Yunus alayhi salam ay palagi niyang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa katangian ni Yunus alayhi salam, na bago pa siya kainin o bago pa siya kainin na malaking isda na ito, ay isa sa katangian niya ay palagi siya nag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na niluluwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito na bagito yung musabbihin, palaging nagluluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito, nagpatira pa, sa ibang mga riwayat, nagpatira pa si Yunus alayhi salam, at sinabi niya na gagawin ko itong lugar na ito na masjida. Ibig sabihin, lugar na kung saan sasambahin ko ang Allah subhanahu wa ta'ala. At gaya na nabanggit natin na wala pang tao na nagsagawa ng pagdarasal, mga dhikr, adkar, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng tinatawag na napakalaking isda at sa pinakailalim ng dagat. Pinakailalim ng dagat. Dahil yan ang napakalaking isda na ito. Hindi pwedeng doon lang siya sa mga ano lang, kundi sa malalim talaga na karagatan ay doon siya pumupunta. So dito sinabi dito na kung hindi lang siya kabilang sa mga nag-aalala palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay siguro ay nanatili siya sa loob ng tiyan ng tinatawag ng malaking isda na ito hanggang sa araw ng paghukom. Dito, makikita natin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَنْ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ. At sinabi dito, at وَذَنُّون, itong si Yunus alayhi salam, ay umalis mula sa kanyang mga nasyon, مُغَادِبًا, galit siya sa kanilang pagtanggi sa dala niyang mensahe, فَظَنَّ أَنَّهُ لَا نَقْدِرَ عَلَيْهِ, at kanyang iniisip na hindi namin siya tinatawag na itatama, hindi namin siya tinatawag na bibigyan ng pagsubok dahil sa ginawa niya na pag-alis doon, pag-iwas niya sa kanyang mga nasyon. Fanada fi dhulumat, at tinawag niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At alalahanin natin itong dhikr ni Yunus alayhi salam, na nabanggit ito ng propeta sallallahu alayhi salam. Sabi dito, nada fi dhulumat, at tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa napakalalim na dagat at sa loob ng tinatawag ng malaking isda na ito, at sinabi niya, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Basahin natin ulit, "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." At sinabi dito, "Fastajaba lahu wa najjayna minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin." At tinanggap namin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang panalangin at niligtas namin siya mula sa mga pagsubok na ito, wa kadhalika nunjil mu'minin, at ganun din na ililigtas namin ang silang mga mananampalataya sa kanilang mga pagsubok. At dito makikita natin na ito ang nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam isang beses, isang araw sa panahon ni Umar radhiyallahu anhu, na habang naglalakad, o di ko nagkakamali, si Sa'd bin Abi Waqqas, isang sahaba, na siya ay naglalakad at nasalubong niya si Uthman bin Affan sa panahon ni Khalifa Umar bin al-Khattab.
At siya ay nagbati ng assalamu alaikum at hindi siya napansin ni Uthman bin Affan. At dahil dito, si Sa'd ay, siyempre, sabi niya, bakit hindi sumagot si Uthman? Kaya pumunta siya kay Umar bin Khattab. At siya ay nagtanong, meron bang nabago sa salam? Meron bang nabago sa Islam? Bakit hindi sumagot si Uthman bin Affan? Sabi niya, bakit, ano nangyari? Sabi ni Uthman, sabi ni Umar bin Khattab. Sabi niya, nakasalubong ko si Uthman bin Affan. Ako ay bumati sa kanya at hindi siya nag-response. Sabi niya, totoo ang sinasabi mo? Sabi niya, totoo. At pinatawag niya si Uthman bin Affan. Dumating si Uthman bin Affan at yun ang sinabi niya sa kanya ni Umar radiyallahu anhu. Bakit hindi mo sinagot ang pagsalam sa iyo ng iyong kapatid na si Sa'd? Sabi niya, anong pagbati? Saan niya nangyari? Hindi ko alam. Sabi ni Sa'd na dumaan ako sa iyo at nagbati ako sa iyo, hindi mo sinagot. Sabi niya, wala, hindi nangyari yan. Hindi niya maalala. Hanggang sa sabi niya, oh, naalala ko na dumaan ka. Pero hindi ko maalala na ikaw ay bumati. So, isa ito sa makukuha natin na aral din dito na minsan ang tao, maaring ang tao, maraming iniisip, maraming problema, maraming mga dumarating na mga pagsubok sa tao at dumating ka sa kanya, nagbati ka, hindi ka mapansin. So, hindi ibig sabihin dito na ito ay hindi siya mahalaga sa iyo o anumang mga bagay galit siya sa iyo. Hindi, maaari hindi natin alam ang bawat isa. Katulad din na nangyari sa mga halimbawa sa Facebook, may babati ka halimbawa ng assalamu alaikum sa iyong kapatid, maaari hindi siya na-seen niya pero hindi siya naka-reply agad. Wag natin mag-isip ng masama agad sa kapatid natin. Kundi, hindi natin alam anong meron siya mga pagsubok, anong meron siya, yung tinatawag na mga pagsubok sa tao. Kaya maaaring dahil doon ay hindi siya makakasagot agad. So dito, si Sa'd tinanong niya, at sabi ni Uthman, ang alaala ko lang ay dumaan ka pero hindi ko naalala na ano. Pero sabi niya, kasi iniisip ko yung hadith na ikinukwento ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang panalangin ni Yunus alayhis salam na ito ay katanggap-tanggap na panalangin. Kapag nanalangin ang tao, na ito yung ginamit nila panalangin, ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil sa may dumating na isang Arabi nagtanong kay propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi na ituloy ni propeta ang kanyang yung kwento niya, yung dua ni Yunus alayhis salam. Sinabi ni Sa'd na ako ang nakakaalam doon dahil sinundan ko ang propeta at tinanong ko siya kung ano ang dua na ito. At sinabi niya na yung dua na ito na kanina, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yan ay kasama sa mga dua kapag tayo ay nagkaroon. Inaamin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagkakasala, ang ating pagkakamali, ang ating pagkukulang. Yan ay isa sa mga gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpakumbaba tayo, ipakita natin ang pangangailangan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, sinabi dito, fastajab na lahu at tinanggap ang kanyang panalangin. Dito, sinabi dito, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim, at nilwal siya ng napakalaking isda na ito sa gilid ng dagat at dito sabi dito wa huwa saqim, at dito wa huwa saqim ay siya ay tinatawag na saqim, ibig sabihin yung parang sisyu, yung sisyu na manok na parang ano, kasi syempre sabi dito, sabi ng mga ulama, kaya nga nanatili si Yunus alayhis salam. Sa ibang ulama, sinabi nila na isang araw. Sa ibang ulama, tatlong araw. Ibang ulama, sinabi nila na pitong araw. So, dito, walang dalil na ano dito. Pero, medyo tumagal siya ng ilang araw dito. Bakit? Kasi pagdating niya doon, nung niluwal siya ng isda na ito, ay siya ay tinatawag na parang sisyu. Nang hina ang kanyang katawan, na parang siyang sisyu na nandoon sa gilid ng tinatawag na ng dagat. So, yan ang patunay na siya ay tinatawag na mga ilang araw na natili sa loob ng tiyan ng napakalaking isda na ito. At isa sa mga ano natin dito, isa sa mga nabanggit dito, kanina binanggit natin, falawla kanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qawma
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Dito, si Yunus alayhi salam, nung umalis siya sa kanyang mga nasyon, kung saan siya isinugo, umalis siya. Pagkaalis ni Yunus alayhi salam, dumating sa kanila yung tinatawag na madilim na panahon, at ang mga tao sa panahon na yun, mga tao na iniwan ni Yunus alayhi salam, ay sila ay nag-usap-usap at pinaalalahanan nila ang bawat isa, at sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung dahilan kaya sila ay pinatawad ng Allah, dahil sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ang mga tao na kung saan isinugo si Yunus alayhi salam ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala bago sila parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nung nakita nila na paparusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila ay nagbalik loob kay Allah. At dahil dito ay noong niluwal si Yunus alayhi salam ng isda na ito, at pinatubo sa kanya yung tinatawag na shajaratan min yaqtin. Ang yaqtin ay yung mga halaman o yung mga prutas na ito ay dumudula, yung nag-aano lang siya sa baba ng lupa. Hindi siya tumataas, kundi doon lang siya tinatawag na dumadami sa loob ng sa lupa lang siya. So yan ang tinatawag na shajaratan min yaqtin. Yan ang pinatubo doon. Pagkatapos ay si David dito, wa arsalnahu ila mi'ati alfin. At syempre binalikan niya ang kanyang mga nasyon na mahigit sila 100,000. Mahigit sila 100,000 na mga nasyon. Dahil sila ay naniwala, sila ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay pinabalik sa kanila si Propeta Yunus alayhi salam. At sa lahat, halos karamihan ng mga nasyon ni pinadala, ay si Yunus alayhi salam lang yung mga taon sa panahon niya ang kabilang sa mga nagbalik loob bago sila parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito, isa rin sa makukuha natin na aral, bago parusahan ng tao, bago dumating ang tinatawag na ang tao ay bukas pa ang pintuan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabalik loob, hanggang hindi pa namamatay ang tao. So tayo, habang tayo ay may buhay pa, ay bukas po ang pintuan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabalik loob. Kaya isa rin sa mga ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay minsan ay 100 beses siyang humihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang panahon lang yun. Halimbawa, sila ay nakaupo kasama ng mga sahaba. So siya ay humihingi ng tawad ng 100 beses. Subhanallah, paano pa kaya yung sa ibang mga araw? So dito, makikita natin ang pintuan ng pagbabalik loob ay bukas, hanggang sa hindi pa tayo namamatay ay bukas pa. Huwag nating isipin na anumang kasalanan natin ay hindi patawarin. Lahat po ng kasalanan, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lahat ng kasalanan ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang tao ay tunay na nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, isa rin sa mapupulot natin na aral ay gaya na sinabi natin na si Yunus alayhi salam ay dahil kahit man na siya ay tinatawag na itinama ang kanyang pagkakamali, ay ganun pa man na siya ay tinanggap ang kanyang panalangin. Ibig sabihin dito ay siya ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay pinatawad ng Allah sa kanyang pagkakamali, at ganun din na siya ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi tinanggap niya ang kanyang panalangin. Niligtas niya si Yunus alayhi salam, fastajabna lah. Dito, fastajabna lah wa najjayna. Tinanggap namin ang kanyang panalangin at niligtas namin siya doon sa at ilang araw siyang nandoon pero hindi siya namatay, hindi siya kinain ng tinatawag na, o hindi siya nasaktan sa loob ng tiyan na napakalaking isda na ito. Patunay lamang ito na si Propeta Yunus alayhi salam ay mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay propeta na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit katulad po ng mga naunang mga propeta, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ganoon din ang mga ibang mga propeta, na kapag sila ay nakagawa ng pagkakamali, sila po ay tatama ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patunay ito na sila ay propeta na tao. Sila ay propeta na tao mula sa tinatawag na, kaya makikita natin yung kapag tayo nagshahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah. So alipin at sugo, alipin tao, nagkakamali.
subo ng Allah, siya ay may dalang mensahe, pinili ng Allah, at siya ay isa sa pinakadakilang mga tao na pinili ng Allah ay ang mga propeta. So ang mga propeta, sila po ay sila ang pinakamainam na mga tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, isa po ito sa mga mapupulot natin na aral dito. Unang-una, kaya na nabanggit natin, iulitin natin, ay yung tinatawag na palaging pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga katangian ni Yunus alayhi salam na nabanggit dito sa Banal na Quran ay musabbihin. Palagi siyang nagluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, palagi siyang nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hinalintulad ito ng propeta sallallahu alayhi salam na katulad ng isang puno na kapag ka isa tinatawag na ano, o isang tao na namatay at isang tao na buhay. So ang tao na inaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay buhay na buhay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tao hindi na inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay parang patay kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay tinatawag na hindi nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng propeta na paramihin nyo ang inyong pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So isa po ito sa mga aral na mapupulot natin kay propeta, sa kwento ni propeta Yunus alayhi salam, at ganun din na hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay maisabuhay natin yung mga aral na mapupulot natin sa mga kwento ng mga propeta. Yun ang pinakamahalaga dito. At sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay gati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang tayo sa mga musabbihin, sa mga tao na palaging nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.